To you, Almighty Father, I give my honor, praise, glory, majesty, and thanksgiving. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Holy is your name. Hallelujah. So, I would like to give double honor and double respect to the man of God, the shepherd of this house, the end time prophet of our loving Jesus, our dearly beloved pastor, evangelist Bill Estrada Almeida, and to his beloved children, children-in-law, and great-grandchildren. And also, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po sa inyong lahat. Ganun din po sa ating mga beloved webcast viewers. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating minamahal na Panginoong Jesus sapagkat minsan pa, baghamat, nasa GCQ pa rin tayo mga minamahal, pinahabagan niya po ako na ako po ay makadalo. Kasama kayo mga minamahal na nagpupuri sa spirito at katotohanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Taglay po ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa Kanya. Amen. Alam niyo mga minamahal, hayaan niyo na simulan ko po ang aking patotoo sa pagpapala ang mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi po lingid sa alam ng iba na pinagpala po kami ng mahal na Panginoong Jesus, na binigyan po kami ng isang trading business wherein we import, we distribute, and we trade cosmetic active ingredients, raw material ingredients. At alam natin mga minamahal na during ECQ, ang kailangan lang pong i-deliver are essential goods. Most of our products are non-essential goods. Only two materials na ginagamit po sa alcohol na meron kami mga minamahal. Pero totoo ang Diyos mga minamahal. Hallelujah. Kapag ikaw mga minamahal ay tapat na nagbibigay, nakikiisa mga sa pagbibigay ng ating tithes and love offering, gaya ng kanyang pangako, siksik biglig ang ipapalit ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, March 18, I vividly remember, I instructed our staff na ano na kami, lockdown na rin kami mga minamahal. But just after a week, two of my major clients called me and kailangan nga daw po nila ng raw materials para sa alcohol. So, napaka-imposible mga minamahal sapagkat lockdown nga mga minamahal, ngunit sa Diyos walang imposible. Amen. So mga minamahal, and then after 2 weeks mga minamahal, binigyan po ng wisdom ng mahal na Panginoon yung isa kong staff na kung saan sabi niya, Ma'am, ano po kaya kung mag-stay na lang ako sa office? Siya lang po mag-isa. Sabi ko, walang problema. Sabi ko, so ang ginawa namin mga minamahal, meron po siyang hazard pay, libre po ang pag-stay sa office, lahat libre mga minamahal. At totoo mga minamahal, dakilang Diyos, napakabuti mo. Sabi niya, after 2 weeks mga minamahal, yung another staff, in-encourage namin to stay in the office and until now, nasa office silang mga minamahal. At totoo mga minamahal, although we are working from home, no, wala po kaming face-to-face interaction with our clients, and I think mga 40% o 30% lang ang mga kliyente namin na nag-ooperate. Pero mga minamahal, yung sales namin, when we reviewed last week, yung sales namin, same period last year, at ma-amaze ka talaga mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat yung sales achievement namin po, mga minamahal, last year, only last week, more than 50% na po yung na-achieve namin. Hallelujah. So, ganun talaga katapat ang ating minamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, alam niyo po, sabi ko nga, nagpa-counsel po ko sa ating beloved minister June. Sabi ko, minsan nahihiya ako magpatotoo, baka sabihin nagyayabang. Anyway, pinapatotoo ko naman sa mga kapatiran. Sabi niya, ang pagpapatotoo, hindi handpick. Hindi dapat kung kanino mo lang gustong ipatotoo, kundi ipatotoo natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon in the whole congregation. Hallelujah. Upang maitaas ang kanyang dakilang pangalan. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko po kasi, again, glory to God lang po. Sabi ko, mahal na Panginoon,
kahit nagmimiari po kami ng kumpanya, sumisweldo rin po kami. So what I did, sabi ko, mahal na Panginoon, yung sweldo ko po during ECQ, 100%, ibibigay ko na lang po total. Sabi ko, hindi naman ako umaalis, sa bahay lang ako. So ang ginagawa ko, mga minamahal, nag-DM po ako sa ating beloved P. Sabi ko, paano po ba yung aking tithes and love offering, and even ibang mga kapatiran nagtatanong. Alam niyo, mga minamahal, talagang sabi niya, ate, kung through BDO or kung makakadalo ka, alam niyo, mga minamahal, ganun ang ginagawa ko po. Hindi po ako nagbibigay dahil lamang gusto kong pagpalain ako. Threefold blessings, kundi ang sabi ko nga, kailangan, mga minamahal, magbigay tayo for the furtherance of God's kingdom. Lalo na po sa panahon ngayon, mga minamahal, na kung saan marami po talaga ang nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah. Ganon din, mga minamahal, nais ko rin pasalamatan. Yung anak ko po kasi, yung firstborn ko, registered nurse po siya, but 5 years ago, sabi niya, Mama, I want to join your company. So wala siyang background sa sales. So what I did is just to train her. And talaga nag-struggle siya, mga minamahal, sapagkat sabi ko sa kanya, humingi ka ng true wisdom from above. Ititrain lang kita, pero pag sa office, wala tayong hindi kita anak, hindi mo ko nanay. So ganun ako ka-strict, mga minamahal, sa kanya, because I want her to learn on her own, mga minamahal, na nagmumula sa mahal na Panginoon. Patuloy ka lang maging tapat, sabi kong ganun, sa pagbibigay, magpupuri, mag-aayuno, dadalo, hindi ka magkukulang sa mahal na Panginoon Jesus. He will not make you tail but head. Nung una, mga minamahal, ang sales niya lang po sa isang kliyente, 30,000, 50,000. Alam ko, mga minamahal, nahihirapan siya, pero hinahayaan ko siya talaga, mga minamahal. Andun po yung support ko bilang nanay, but not as her manager sa inside the office. Alam niyo, mga minamahal, alam niyo po, right now, ang kapurihan sa mahal na Panginoong Jesus, isang client lang, mga minamahal, nakakapagbenta po siya ng 15 million, 7 million sa isang client. Oh, glory to God. Hallelujah. Purihin ka. And even during this time, mga minamahal, dahil working from home po kami, alam niyo, mga minamahal, yung mga transaction niya, mga minamahal, sa online lang, may benta. Nakapag-develop ako kasi, mga minamahal, iba po kasi yung type ng sales namin. It's more on project development. It takes time for you to develop this ingredient. So, dahil nga uso po yung mga online selling, mga minamahal, and even sa collection namin, mga minamahal, glory to God, hindi po kami nahirapan mangolekta. Sila mismo nagsasabi na, okay, mag-online payment kami, direct deposit kami, or if you have collector, tell them to come to collect. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Totoo, hindi siya nagpapabaya, mga minamahal. Hallelujah. Ganon din, mga minamahal. Meron din po kasi akong, kung okay lang po sigurong i-share ko, mga minamahal, nag-issue po ako ng check sa church. That was November, and I have been following up na, kasi nakikita ko po sa banko na andun pa rin po yung amount na yun. So, nag-follow up po ako na sabi ko, na-deposit na po ba? Sabi ko, kasi the bank manager told me na, wag ka munang palitan ng check kasi baka i-deposit, sabi niyang gano'n. Pero sabi ko, no, this is for our church. Hanggang sa nakalimutan ko ng mga minamahal dahil nga po ECQ. So one time, ang ating pong bilabi doc nag-mention, nag-call siya ng attention na yung isang cheque po ng isang kapatiran, stale check na. Oh my God, sabi ko, may na stale check na yung aking inisyo sa church. So I approach again our beloved minister June. Sabi ko, sige po, dadalhin. I had no intention na to give it because sabi ko nga, mga minamahal, na glory to God na binigyan tayo ng bunga ng Espiritu Santo ng mahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay. Amen. So sabi ko, sige po, dadalhin ko na lang po today kung ako po ay makakadalo, lobi ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, during that time na hindi ko alam, may discomfort po ako sa aking katawan. Pero mga minamahal, nung sinabi ni beloved minister, search your heart. At isa sa mga pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon Jesus, yun nga pong aking tithes and love offering,
na naka-pending pa rin. Pero nung pinangako ko po, in-cash ko, sabi ko, I will not issue check anymore because may problema rin sa pirma ko. Sabi ko, sige po, ika-cash ko na lang. Alam niyo, mga minamahal, totoong siloso ang ating Diyos, mga minamahal. After that, mga minamahal, pinaghinahawa ko ng mahal na Panginoong Jesus. And 2 weeks ago, mga minamahal din po, nagkaroon din po ako ng heartburn. Because nagkaroon po kami ng problema ng mga pinsan ng mother ko about the lupa. Na I have been fighting for that lot, about 8 hectares, mga minamahal. Kasi para talaga naman po sa mama ko yon. And then, only 2 weeks ago, nalaman ko, mga minamahal, na binibenta po yung part, a portion of it, binibenta po ng kanilang mga pinsan. But prior to that, nakausap po sila, and even the buyer, and I explained to him na may problema yung lupang yan, and on hold yan, kasi nga inaayos namin ng papers. So, nungyari, mga minamahal, nabenta rin po nila, mga minamahal, and I was fuming mad during that time, pero naalala ko, mga minamahal, mahal na Panginoon, do not let the sun go down upon my anger. Patawarin mo ako dahil nagagalit talaga ako, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Kaya nagkaroon din po ako ng acid reflux. Pero totoo ang Diyos na ating mahabagin, mga minamahal. Nagsisilang po ako, mga minamahal. At talagang walang gamot, mga minamahal. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din, mga minamahal, nais ko rin po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon Jesus na during this pandemic period, dahil kabagan nga, mga minamahal, every Thursday, meron po kaming Bible study sa Manila City Jail. So, sometime early April, nag-alala po ako sa ating mga ibang kasamahan na sabi ko, sila ba ay nakakapanood kaya sa webcast? Paano kaya ang gagawin ko? So, alam niyo, mga minamahal, pinaisip sa akin ang mahal na Panginoon Jesus using my 2 phones. Yung isang phone ko po, since unlimited naman po yun, Globe, can accommodate 5 persons. So, nag-form po kami ng covenant prayer every, except Wednesdays and Fridays, dahil namigawain po tayo, mga minamahal. Nagkakaroon po kami ng covenant prayer. And glory to God, mga minamahal, even sa FB Messenger, kasi hindi naman po lahat meron silang internet, so impossible na mag-zoom kami. So I'm just using my phone. So alam niyo, mga minamahal, glory to God. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, may Bible study po kami for 3 hours, mga minamahal. Ginagawa po namin yan. Nakikisa po kami sa panalangin ng ating minamahal na pastor, 10 ng kanyang mga beloved children, mga minamahal, na marami pa pong kaluluwa, mga minamahal, ang maligtas sa pamamagitan ng ministeryong ito. Alam niyo, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, sabi ko po sa aking mga beloved sisters, kailangan magbunga tayo, hindi tayo lang palaging ganito. So alam niyo, mga minamahal, nagbigay ang mahal na Panginoon Jesus. Mga loved ones namin, pinapatanggap namin sa telepono, may mga karamdaman, pinapanalangin talaga namin, mga minamahal, at nagjo-join po sila sa covenant prayer. Yung pong isang anak ng atin pong mahal na kapatid, sabi niya po, parang positive daw po siya, although hindi po siya nagpa-check, pero yung mga symptoms ng COVID, nasa kanya po, he had diarrhea, stubborn calf, mataas po yung kanyang fever, and then nag-lose na rin po yung weight niya tremendously. Then tumawag po yung beloved sister, sabi niya sa akin, umiiyak. Sabi ko, humingi ka na ba ng backup prayer, sabi niya, sa pastoral house, oo daw. So I need another prayer for isang preacher po na kasama namin sa Manila City Jail. Sabi ko, ano ka ba? Sabi ko, ang Diyos natin ay buhay. Ang panalangin ng nasa pastoral house, panalangin ng mahal na pastor. Sabi ko, ganun, hallelujah. Alam niyo, totoo, mga minamahal, sapagkat after just, I think, a week, ngayon po, mga minamahal, pinagaling na po siya completely ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, purihin ka. At ganun din, mga minamahal, yung pong aking pong kapatid na nasa Amerika, sometime April din po, nag-PM po siya sa akin. Sabi niya, I need your prayer. Sabi niya, but make it secret first. Sabi niya ganun, don't let our other siblings know it kasi nga secret. Sabi ko, okay, saka what is that? Sabi niya, yung pamangkin mo, 7 months pregnant, nasa LA po sila, mga minamahal. At ang baby daw po ay merong enlarged heart. At the same time, mga minamahal, hindi raw po yung napakaliit doon ng baby. So, pwede pong mamatay ang baby. So, sabi ko, sige, magpe-pray tayo. So, after 1 week, sige, hingi tayo ng wisdom sa mahal na Panginoon kung anong dapat gawin.
And then the doctor decided na operahan po ang aking pamangkin. Magsi-seven months na po ang baby. Alam niyo mga minamahal, glory to God. Sapagkat ang baby ngayon mga minamahal, nag-9 months na po siya ngayon, last June. Parang normal siya mga minamahal through the prayer of our beloved pastor talaga mga minamahal. Para po siyang hindi preterm baby mga minamahal. Kaya alam mo pag nagpapadala nga po ng picture yung aking sister na nakataas ng yung dalawang kamay ng baby. Sabi ko kita mo kahit ang baby marunong magturi. Hallelujah. Sabi ko out of the mouth of the babe, sabi ko in ordinary na matuto silang magpuri sa mahal ng Panginoong Jesus. Purihin ka, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. At ganun din, isa na lang mga minamahal, yung pong aking youngest, mga minamahal son, siya po ay isang choir member, mga minamahal, GMOIC, active officer daw siya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang dahil nasa third year na po siya, engineering course ang kinukuha niya, talagang nahihirapan siya mga minamahal sa oras. Ang sabi ko sa kanya, anong uunahin mo, ang kalooban ng mahal na Panginoon o pag-aaral mo? So, glory to God, pinili niya talaga mga minamahal na talagang lagi siyang nasa gawain, kahit po may pasok siya mga minamahal. At totoo mga minamahal, ang reward ng mahal na Panginoong Jesus, before po ng sometime May, sabi niya, Mama, nakita niyo po ba yung grades ko? Sabi ko, hindi pa. So, I saw it, mga minamahal, alam niyo po, glory to God, sapagkat in that term, mga minamahal, dense lister na po siya, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ko, unahin natin palagi ang mahal na Panginoong Jesus, lalo sa panahon ito. Sabi ko, set your things above. Hindi sa baba, sabi kong ganun. Hindi sa mga pagpapala natin natatanggap, kundi palagi natin mapapurihan ng Diyos. Kaya ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakila, walang hanggang pagsambat, pasasalamat ay tangi sa mahal na Panginoon Jesus po lamang.